So, hey, what's up mga ka-loves? Good morning sa inyong lahat dyan. And ngayon, kita nyo naman, wala pa tayong ligo. Kasi hindi pa lang ligo. Katatapos pa lang ay maglaba. Ngayon ay magluluto na naman daw si Madam Brenda ng aming ano, para sa lunch. Katatapos lang din ay mag-breakfast. Ayan, nagluto si Brenda ng breakfast namin. Gawin niyo to sa inyong fried chicken. Gawin niyo to sa inyong fried chicken. Ayan, magpa-fried chicken kami for lunch. Ayan. So, let's go. Ipakita natin ang ginagawa ni Madam Brenda. Naghanda pa si Madam Brenda para sa inyo. Nag-makeup pa. Ayan, nag-makeup pa. So, ito na. Tignan natin ang gagawin ni Madam Brenda sa kanyang fried chicken. Gawin niyo daw to sa mga bahay niyo. Ayan, siguradong hindi kayo magsisisi. So, let's go. Naman ang unang gagawin sa fried chicken, ayan, hinugasan yung manok, then nilagay sa kawali. Dinamihan ko na para kasama na ako na binigyan ko yung mga bata sa baba. Dinamihan na. Yung mga ilang kilo po yung manok? Dalawa. Dalawang kilong manok po yan, ayan, nilagay sa kawali. Walang, ano, walang tag doon, walang mantika and all, ayan, manok lang talaga nilagay sa kawali. Ayan. Ayan. So, hahayaan lang yan dyan hanggang masunog. Yan na ang ano, yun na ang fried chicken, yan. Ang gagawin nata ay papakatasin ang sariling ano, mantika ng manok, ayan. Hindi ko rin alam, tinga video lang ako dito, ha. Ayan. So, saan mo naman natutunan ang recipe na ito, madam? Basta. Basta secret recipe pala. Ayan, oh. So, ayan, matuto kayo sa luto ni Mama Bren. Ayan ang mga lutuin ni Mama Bren, ayan. Siyempre, meron niyang tubig-tubig konti ha, kasi yung ano, yung chicken natin is may tubig talaga siya kasi galing siya hinugasan na yan. So ngayon, nag-chop si Madam ng ano, siling haba, ayan. Napakaraming siling haba po, ayan no. Ayan. Talagang galit na galit siya siling to si Madam lagi. Ayan no. Mga ilang sili po ang ilalagay niya, madam? Parpulahin na lang ninyo kung ilan ang niluluto ninyo na umanghang siya konti. Ah, hindi naman ganang kaanghang ang gusto niyo. Yung talagang may kick lang na. Kasi may hindi nakain ng maanghang eh. Ah, okay. Ayan. So, kayo na bahala magtansya kung gano'ng kaanghang ang gusto niyo. Basta ayan, siling haba. Nag-chop, chinachop ang siling haba. Ayan. At ayan, nilagay na agad ang siling haba. Ayan. Wala pang timpla yung chicken natin, ayan lang ang nilagay, siling haba, ayan. Ayan, nilagyan ng bawang, ayan. Kahit hindi nadurog ang bawang, ayan, basta may bawang, ayan, nilagyan ng bawang. Kayo nang bahala kung ilang pirasong bawang ang nilalagay nyo. Ayan, paminta, ganit na naman po sa paminta si madam, ayan. Napakarami paminta po dyan, ayan, kaya sa mga mahihilig sa paminta, para sa inyo ulit ang dish na ito, ayan. Ayan, then nilagyan na po ng pampalasa, asin, paminta, bawang, sili, ayan. Ayan yung mga nandiyan. Hindi ba ito hahaluin, madam? Hahayaan lang pala talaga munang ganyan, ayan. So ayan, nakikita nyo, kumukulo-kulo na yung konting tubig na galing sa manok, ayan. Chicken, gagawin kong fried chicken. At dinagdagan pa po ang sili. Ayan, dinagdagan pa po ang sili. And nilagyan ng ebap na gatas. Ayan. Nilagyan ng malabnaw na gatas. Hindi natin ipapakita ang brand ng gatas kasi not sponsored. Ayan, nilagyan ng gatas. Halos magano, halos mag-iisang lata na malaki ang nilagay. Ayan. So, ayan, nilagyan siya hanggang... So ayan, dyan na pala, dyan na papakuluin ang chicken. Ayan, fried chicken po yan ay, hindi po kung anong recipe yan. Ang mangyayari po pala ay papakuluan sa gatas ang chicken. Ayan, so ayan na po. Tatakpan na po natin yan at papakuluin hanggang sa lumambot and maluto ang ating mga chicken. Baliktarin lang yan isa-isa, ma'am. Oh, babaliktarin lang para pantay ang luto ng chicken. So, babalikan ko kayo later pagka may progress na sa ating niluluto. Let's go! Ayan, ngayon po ay naghahanda na siya ng itlog, ayan. Hindi para babati ang itlog, pero mukhang nabati na. Ayan, ang itlog. Dalawang itlog po yan, dalawang itlog. Babatiin or i-scramble, ayan.
Hindi ko alam saan nakakuha ni Mama yung recipe na yan. Ayan, ayan, lalagyan din ng milk. Ayan. Dito lang kayo makakakita sa cooking show na to na pambati ng itlog ay kutsara. Ayan. Ayan, ayan. Hindi naman ano eh. Ayan. So, yung itlog po natin ay nilagyan ng gatas, ha? Gano'n po karaming gatas, madam? Tantya-tantya lang. Tantya-tantya lang. Lutong bahay lang naman yan. Lutong bahay lang naman. Siyempre, may mga magtatanong, gano'n po karaming gatas, madam? Gano'n. Ayan. Nilagyan na po ng ano, harina. Kamay-kamay lang po, ha? Kasi kami lang naman po ang kakain. Ayan. Mas masarap po pag kinamay-kamay. Ayan, yung ano po natin, itlog na may gatas ay nilagyan po ng harina. Ayan. Then, nahaluin. Para mag-incorporate. So, ayan. Kumukulo na po. Nakikita nyo ang ating milk. Ang gagawin na po natin ngayon ay babalik na rin na po natin isa-isa para naman po maluto ang kabilang side. Kasi po ay, ano, hindi po tinakpan. Hindi po tinakpan ni Madam. Ayan, pinapabalik na po isa-isa. Ayan, makikita nyo po ang, ano, ang mostly ng, ano, part ng chicken ay, ano, thigh and legs, ayan. Dito lang po kayo makakita nitong fried chicken na to. Gawin niyo to sa manok niya. Pag nasarap pa, pag nasarap pa na ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ako, kasi first time namin to matitikman eh. Kaya sasabihin ko sa inyo ang aking feedback dito sa niluluto. Ayan. So, ayan na. So, papakuluin na lang yan. Ayan, ayan. So, babalikan ko na lang kayo later para i-update kung ano na nangyayari dyan sa ating chicken. So, ayan yung ating mixture ng egg, milk, and harina ay nilagyan ng lasa. And ito, meron pa tayong nakahiwalay na dry naman, which is harina lang rin. And nilalagyan ng salt and pepper. Ayan, dalawa yan. Ayan. Dry and wet mixture, meron tayo. Ayan. So, i-mix natin ito. Yung nanay ko ay galit ata sa paminta. Napakadaming paminta. Ayan. So, ayan na. So, ito, hahaluin na lang yan later. So, ayan. Diyan natin nititip mamaya ang chicken natin after natin pakuluan. So, let's go. So, ayan guys, kulong-kulo na. And kita nyo naman yung mga chicken natin. Luto na, ayan. Naglalabasa ng mga buto-buto nila, yung mga cartilage na white. So, ayan, papatayin na natin. And, sobrang lambot. And, hanguin na natin. And, ready for frying na sila. Ipag-rest lang natin ng mga ilang minutes. Then, ipa-fry na natin sila, ayan. So, literal na pinakuluan lang talaga sila sa gatas. So, hahaluin na natin. Let's go. Hahanguin. So, ayan. Kire-rest lang muna natin yung mga chicken natin saglit. Then, mamaya i-coat na natin sila ng ano, egg and flour. Ayan. So, waiting game is on. Let's go. So, ayan guys. Ngayon ay i-coat ng ano. Itlog pala muna. Bigyan nga muna. Ito muna. Goblin mo na lang ang coat. Ayan, i-coat ng ano, ng mga chicken. Napag-rest na natin ng mga ilang minutes yan. Kamayin mo na kasi. Nakaka-arte lang ang ikis. Nakita ko may tinito na. Ito, try ko din. Tanga, dapat itlog muna. Hindi, ganun nga talaga. Hindi, itlog muna. Para kumapit yung flour. Sabi ni Ninong Ray, ganyan. Sabi niya. Dapat may breadcrumbs pa yan eh. Kaya lang walang nabiling breadcrumbs. So, ita-timelapse ko na lang to para mabilis. Kasi ano, pag-alitin ng kamay, pag-alitin ganyan pa. Ayan guys, may first batch na tayo na piniprito. Ayan, mga legs. Ang ating first batch na pinafry. Ayan. So ayan, titignan natin ang finished product niyan mamaya. So ayan guys, pag nagpapainit kayo ng mantika, itoldo nyo ang ano, apoy ha. Pero pag once na nagluto na kayo,
ilagay niyo na siya sa medium heat, ha? Para hindi masunog ang loob ng ating hindi masunog ang ating fried chicken, and para maging crispy ang ating chicken na yan. Medium lang, huwag niyo lalakasan, ha? Matagal magluto, pero worth it naman yan sa huli, kaya i-medium niyo ang par, makinig ka. So, ayan. So, ayan. Nag-golden brown na ang ating mga chicken. Konti na lang. Maluluto na yan. So, babalik-balik ka rin natin sila. Para mapantayan luto. Kasi hindi sila masyadong nakalubog sa oil. Ayan. So, malapit na tayo makapag-taste test. Ayan. Balik-balik ka rin natin. Para mapantayan ang mga luto nila. Ayan. So, mamaya-maya lang luto na yan. Ayan. Yum, yum, yum. So, ayan. Luto na ang ating first batch. Ayan. Luto na ang ating fried chicken. So, ano pang hinihintay natin? I-taste test na yan. So, eto na. Ayan, makikita nyo. Nandito pa yung ibang, ilulutuin pa natin yan. And, eto na yung first batch na niluto. Ayan, ang ating mga fried chicken. Check muna natin sa smell. Kasi, first time pa lang namin ito matitikman. Tingnan niyo yung loob. Ano naman, amoy fried chicken naman siya, amoy fried chicken. Ayan, mabango naman, mabango. So, check natin yung balat, syempre yung balat. Ano to? Kung crunchy, ayan, maluto naman, maluto. So, taste test talaga to, ayan, first time namin, first time ko matitikman to, ha? So, ito na. Titikim na tayo ng isa, mainit. Hawakan ko na lang, kahit mainit. Ayan, kakagat na tayo. Unang-unang kagat para sa inyong lahat. Ang init. Kitang-kita nyo, napaka-juicy ng loob. Hindi na makapagsalita eh. Wala nang lasa eh. Lasang ordinary na fried chicken. Talaga? Walang kakaibang lasa ha? Wala. Mayabang ka. Kulang pa siguro ma. Pero, ano, magkita nyo, sobrang juicy ng loob. Ayan. Hindi siya dry. Hindi umana ng lasa sa loob. Wala ma. Yung gatas, in-expect ko makakalasa siya ng gatas. Pero wala naman. In-expect ko makakalasa siya ng gatas. So parang weird yun. Ano, chicken na may gatas sa loob. Parang weird. Pero hindi naman. Lasang-lasang fried chicken lang talaga siya. Ayan. Naharap. Pwede nyo itong gayahin. Ayan. Harap. So, approved to. Dawang approved para sa inventong dish na naman ni Mama Brenny. Hindi ko alam kung saan niya ito nakita. Pero approved to. Masarap, masarap. So, ito na ang lunch namin for today. Nakita niyo ba yung pagkakagpagturo ng laway ko dyan? So, ayan. Thank you again kay Mama sa pagluto ng aming lunch for today. Fried chicken ng aming lunch for today. Wala pa itong sauce, ma? Ah, wala pa pala. Hindi pa na-invento ang sauce dito. Kaya ito pala fried chicken. Baka next time na luto, may sauce na. So, thank you guys for watching this vlog. Sana nag-enjoy kayo. And pasensya na sa ingay. Kasi marami kaming dogs. Thank you sa inyong lahat, and keep safe everyone, and God bless. Bye!